Bagamat inaasahan ng pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases dahil sa mga bagong variant, naniniwala ang Health Department na posibleng hindi ito magdudulot ng mas malalang kaso. May ulat si Kenneth Pasyente. Kasunod ng pagkakadetect ng bagong sub-variant ng coronavirus sa bansa, pinawi ng Department of Health ang pangamba ng publiko ukol dito. Ayon kay DOH Epidemiology Bureau Director Dr. Alethea De Guzman, wala pang community transmission kaugnay ng mga bagong variant. Ibig sabihin, maituturing na local transmission ang pagkalat ng variant o partikular lamang sa mga lugar o rehiyon kung saan ito na-detect. At dahil sa mga bagong variant na ito, asahan na raw na magkakaroon ng pagtaas ng kaso sa COVID-19 sa mga susunod na linggo. Pero wala pa naman anyang sapat na ebidensya na posible itong magdulot ng mas malalalang kaso. Even if these variants are more transmissible or mayroong capacity to escape our immune system, sa ngayon, there is no evidence that they can lead to more severe disease or increased risk of death. Bagay na sinang-ayunan ng epidemiologist na si Dr. John Wong. Ayon sa eksperto, mas mataas ang immune evasion ng XBB variant laban sa transmission kumpara sa BA.5 subvariant. Wala din anya itong kaibahan pagdating sa disease severity at clinical manifestation kumpara sa original na Omicron variant. Kailangan naman anyang masusi pang pag-aralan ang XBC subvariant. There's more we need to know, no, about this variant. So is it not more transmissible? What is its effect on disease severity? And what is its ability to escape immune responses, no, from vaccines? At sa nakaambang pagtaas ng mga kaso, muli namang binigyang diin ni Dr. Edsel Salvagna ang kahalagahan ng patuloy na pagsunod sa mga minimum public health standard. Giit niya, ang pagsusuot pa rin ng face mask ang pinakamainam na paraan para maiwasan ang hawahan, lalo't batay sa pag-aaral ay nababawasan nito ng 85% ang transmission. At mas bababa pa anya ang hawahan, maiiwasan ang critical cases at hindi ma-overwhelm ang mga ospital kung dadami pa ang magpapabakuna kontra COVID-19. Kung dalawang doses lang for Delta, ang vaccine efficacy niya against severe disease is 82%. At kung binoost mo yung Delta, umakyat siya sa 85%. Pero kung titignan mo yung Omicron, kung dalawang doses lang, primary series, 65% lang siya. Pero kung bigyan mo ng first booster, umakyat siya sa 81%. Sa ngayon, nananatili pa rin sa 81 XBB variant cases ang mayroon sa dalawang rehiyon sa Pilipinas. Habang 193 cases pa rin naman ang na-detect ng DOH na XBC variant. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.